kaibigan, tunghayan natin ang unang dula na pinamagatang sa Bahay Pag-asa! Bata batuta, isang perang muta. Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa mga bundok ang 99 at hahanapin ng isa sa naligaw? At kung makita niya ito, sinasabi ko sa inyo, mas matutuwa siya rito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Sa katulad na paraan, hindi gusto ng aking ama sa langit na mapuksa ang kahit isa sa maliit na ito. Magulang mo'y walang mukha. Kayo, kayo! Alaalang ibinabuhin sa semen. Bakit? Naging pala! Tahimik! Sige! Sige! Uliwo! Tahimik! Tumahimik kayo! Tahimik daw. Hindi nyo ba nakikita meron tayong importanteng bisita ngayon? May forum tayo ngayon! Magsiupo nga kayo! Upo! Kalat, kalat, kalat. Para kayong mga hayop! Pasensya na po, Congresswoman, ha. Mahirap po talaga mag-alaga ng mga batang makukulit at sutil. Pasensya na po kayo, ha. Mga bata, ang ating importanteng bisita ngayon ay merong sasabihin sa inyong mahalaga. Kaya gusto kong makinig kayo sa kanya, ha. Maaasahan ko ba yon? Opo. Maaasahan ko ba yon? Opo. Magaling. Pakinggan natin ang mabait, masipag at ang mapagmahal nating congresswoman. Siya ang nagtatag ng batas na magpapabuti sa kabataan at mga pamilya. Siya si Congresswoman Gina Anacleto! Kilala nyo? Kilala nyo? Kilala. Pumalak pa kayo! Magandang araw sa inyong lahat. Naririto ko ngayon upang ibalita sa inyo na malapit nang magganap na batas ang iniakda ko, ang lowering the age of criminal liability to 9 years old. Hindi ko alam kayo, alam mo. Pumalak pa kayo, palakpak! Naintindihan nyo ba yon? Hindi po! Tumahimik kayo, tahimik lang, tahimik, tahimik. Sige, ipapaliwanag ko sa inyo. Una, ang batas ay para pagandahin itong Bahay Pag-asa. Maglalagay tayo ng malaking pondo para sapat ang inyong pagkain. Pagkain, chibok. Damit, vitamin, gamot at mga pasilidad. Maglalagay rin tayo ng palaruan. Palaruan, TV, sound system at iba pa. At higit sa lahat, ang mga nag-aalaga sa inyo rito ay itataas ang sweldo. Sweldo? Yes! Oh! 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 Bumalak pa kayo! Pero Congresswoman, hindi po ba mas lalo dadami ang mga bata kapag ibinaba ninyo sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability? Wala pa sila kamangmang, oh. Dapat nga po nasa paaralan sila, eh. Nag-aaral para sa kinabukasan nila. Tama! 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 Tama. Melinda, tumahimik ka nga. Empleyado tayo ng gobyerno. Sinasahuran nila tayo. Kaya dapat suportahan natin sila. Tumahimik ka nga dyan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa kanya. Dumarami na mga batang pasaway. Pusher. Adik, mamamatay tao, mga perwisyo. Paano kung anak mo o kamag-anak mong mabiktima ang manakawan o ma-rape? Diba responsibilidad natin sa pamahalan na huwag itong mangyari? Na ituwid sila kapag nagkamali?
Eh, ma'am, kami po ba dapat ninyong ituwid at kulong? Aminado ang runner ng droga. Noon pa yun. Pero kung hindi ako ginamit sa sindikato ng droga, hindi mo mapupunta sa buwisit na kulungan ito. Yung mga drug lord na yan, o't hindi sila unahin yung arresto yan at kulong. Yung mga gama na yan, sumira ng buhay namin. Hindi ito kulungan! Itong Bahay Pag-asa ay para ayusin ang kinabukasan ninyo! Sana nga totoo yung sinasabi nyo. Ako, nintay lang ako na mag-18, tapos ano? Ililipat na ako sa ibang kulungan, doon sa koreksyonal! Kahit na pokpok o prostitute ako, dapat lang na pinatay ko yung baboy na gumahasa sa akin. Pinaboy niya ako. Pinasok. At kung ano-ano pinasok sa pagkababae ko. Nasaan siya ngayon, ha? Malaya! Malaya na bibiktima ng ibang mga babae. At ako, bilang isang pokpok, isang prostitute, ako ang kinulong. Napakababa ng tingin niyo sa amin. Iya, paumanin. Pero bakit kayo nagkaganyan? Bakit kayo pinayagan ng mga magulang niyo na pumasok sa masamang gawain? Ang nanay ko mismo ang nagbugaw sa akin. Ibinenta niya ako! Bugaw siya! Ako po, natutong magnakaw. Dahil walang pakialam sa akin yung nanay at tatay ko. Pinabayaan nila ako. Kapag may uwi akong pera, kapag may nasnatch ako, saka lang nila ako iniintindi. Mahal lang nila ako pag may kwarta ako. Mga mukhang pera, ayaw magbanat ng buto. Ni hindi nga nila ako madalo sa pesting Bahay Pag-asa na to. Kaya pakawalan nyo na ako. Mas gusto ko sa kalye. Peste ang bahay na to. Dinto, manahimik ka nga. Kung di meron ka sa akin, parusa ka mamaya. Ikaw maghuhugas at maglilis ng mga pinggan! Diyan! Diyan naman kayo magaling, di ba? Ang takutin kami! Pero hindi nyo kami pinakikinggan! Katulad nyo lang ang nanay at tatay namin! Mga binge! Mga manhead! Congresswoman, ito pong si Ann. Nahuling nilaglag ang sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Nakita ang sanggol sa CR ng isang mall. Pero nagawa niya iyon dahil na-pressure siya ng kanyang mama at papa na ilaglag ang sanggol. Naiintindihan niyo po ba? Kayong ang dalawa doon. Bumalik kayo doon. Naku, gugulo ninyo. Pasensya na po, Congresswoman, ha. Mahirap po talagang mag-alaga ng mga batang makukulit at sutil. Lalo na po kung mismong mga kawani namin ang nagtotolerate sa kanila. Hindi po! Pakikinig ang ginagawa ko sa kanila. Ako po ay social worker, kaya naiintindihan ko ang tunay ng alagahin ng mga batang ito. Ang sakit ng kanilang puso, ang pagpapahirap ng kanilang mga magulang, ang hirap ng kanilang dinaranas. Tama! Ako, pinalayas ako ng airpot ko. Araw-araw niya akong binubugbog, sinasaktan, sinusuntok, sinasakal. Bakit? Dahil ba na maganda ako? Bakit? Dahil ba gusto mong isang beauty queen? Bakit? Dahil na bakla ako? Oo! Bakla ako! Pero hindi ako hayop, hindi ako laruan! Tao ako! Tao! Kayo! Kayo, mga hindi nakakaintindi sa amin, ang masaya pa sa amin! And I! Thank you! Ikaw ang bakla ka! Mati at malamay! Kaya ka pinalayas ang tatay mo! Tama na! Wala kang karapatan na saktan ng mga bata! Paano sila titino? Paano nila maitutuwid kung sinasaktan natin sila? Pinabayaan sila! Itinapon na parang basura! Itinayo itong Bahay Pag-asa na ito para bigyan sila ng bagong bukas. Hindi para mas lalong yurahan at mas lalong maging masama. Mawalang galang na po, Congresswoman, kapag ibinaba ninyo sa 9 taong kulang ang age of criminal liability ng mga bata.
babanayin ninyo. Babanayin ninyo na maraming maraming bata na may wasak-wasak na pangarap. Samantala, ang ugat ay hindi sila, kundi ang kanilang mga magulang at puno ng kasamaan na kapaligiran. Tama! Tama yun! Tumahimik ka na nga! Hindi ba't iyon ang dapat nating ayusin? Tama! Balayain niyo na kami dito! Impyerno yung ginawaan sa amin! Huwag niyo namang isisi sa amin ang lahat! Nagkamali nga kami noon, pero tignan niyo rin yung pagkukulang niyo sa amin! Huwag niyo kami paglaruan! Hindi kami makalaruan to, mga baklad to! Mga bata kami! Nagkamali kami! Tulungan niyo kami! Mga bata kami! Nagkamali kami! Tulungan niyo kami! Mga bata kami! Nagkamali kami! Tulungan nyo kami! Nakaalis na ang mga ganid! Yay! Halika kayo mga anak. Mga anak, kung ano man ang pagkukulang at sa mga nagkulang sa inyo, patawarin nyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kaibigan, ang mga nagsipaganap sa dulang pinamagatang sa Bahay Pag-asa. Ayan. Maraming salamat, mga kabataan. Yan, nagbigay pugay. Salamat.